Ikalabing-dalawang kabanata. Anim na araw bago sumapit ang Pasko, si Jesus ay dumating sa Betania sa bayan ni Lazaro na kaniyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus at si Marta naman ang naglilingkod sa kanila. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang bote ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kaniyang buhok. Humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, isa sa mga alagad ni Jesus, at siya ring magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong yan." Sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi upang makita si Lazaro na kaniyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari ng mga Hudyo na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera. Lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. "Hosanna! Purihin ang dumarating sa ngala ng Panginoon! Purihin na ang Hari ng Israel!" Sigaw nila. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. "Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari. Nakasakay sa isang bisirong asno." Hindi ito naunawaan noon ng kaniyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay, ay naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. At iyon nga ang nangyari. Ipinamamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. At iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. Kaya't nasabi ng mga Pariseo, "Walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tignan ninyo, sumusunod pa rin sa kanya ang lahat." May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap. "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, kung hindi mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y mamumunga ng sagana. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon
Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, Kumulog! Sabi naman ng iba, Nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Itatapon na ngayon sa labas ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao, Sinasabi sa kautusan na ang Mesiyas ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, Kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abuti ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng kaliwanagan. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas, Panginoon, sino'ng naniwala sa aming ipinahayag? Kanino mo'y pinakita ang iyong kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isayas, Pinulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita. Na makaunawa ang kanilang mga isip, baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isayas sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa kanya. Ngunit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo. Baka sila itiwalag sa sinagoga. Inibig pa nila ang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. Malakas na sinabi ni Jesus, Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong nakikinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag.